let's continue our legal terminologies muna. So, itong mga legal na ito guys, ito yung mga common na kinagamit nila o naririnig natin para sa kadagdag kaalaman natin, legal terminologies na madalas nating marinig. Itong AFIS. So, E-F-I-S. AFIS. So, ito yung tinatawag nating Automatic Fingerprint Identification System. So, sa ngayon, I think, wala, mayroon tayo nito pero nakalocalize. Ang ibig sabihin, sa isang division like NBI, police, hindi pa sila synchronized. May kanya-kanya pa sila database pagdating sa fingerprint identification. So, unlike sa ibang bansa na yung database ng fingerprint ay synchronized. So, pag nahuli ka doon, kahit hindi ka magsalita, kukunin lang yung daliri mo ay alam na yung makikita na yung identification mo. Eh dito sa atin, hindi. Mano-mano. Kaya matagal. Yan po. The second one is lie detector. So, yung lie detector, guys, ito yung tools na kung natatandaan nyo, ito yung mga kinakabit sa katawan na parang pahihigain ka, kabitan ka. So, ito applicable, guys, sa mga first-timer offender lang. First time. Sa mga lagi-lagi ng kriminal, mga tawag nito yung paulit-ulit ng kriminal, hindi ito applicable kasi hindi na nagbabago ang tibok ng kanilang puso or anong mga aparatos pag professional lang kasi professional ka na. So, yun. The next one is BI or background check. Yung background check guys, meron itong category, meron tinatawag na local, national or international background check. So, may tatlong kategory yan. Yung local, mag-uumpisa yan sa kapitbahay nyo, sa bahay nyo, going to barangay, going to LGU. After that, proceed to national, yun, MBI, isa yun sa national check. And then, pag nag-international naman, yun, Interpol, immigration, yun, isa yun sa mga international background check. Plus, yung other na siguro pinuntahan mo, makikipag-coordinate sila doon, isa yun sa paraan ng mga national check, international check, guys. So, yung surveillance. So, ibig sabihin, you are subject for surveillance, mainit ka na sa kanila, so, sino-surveillance kanila. Maraming paraan ng pag-surveillance. Ayan yun. Dito nagkakaroon yung asset. So, pag sinurveillance ka, pwede kang padalahan ng asset para mag-surveillance sa'yo. Alamin yung detalye. So, yung asset naman, may mga kategory yan. Mayroon tayong informal asset, mayroon formal asset. Yun. So, sana guys, ito may additional. Tapos na natin to, gawin natin 5 minutes. PAW. So, yung PAW. Ito yung Public Attorney's Office. Na kung ikaw ay walang kakayahan magbayad ng abogado, gusto mo ng free. Doon ka sa PAW lalapit. At kung gusto mo naman ng private lawyer, it's okay. Kung ikaw, public, ay nagtitipid ka, sa PAW ka lang. Assistant lang yung magbibigay sa inyo. Yun. Ano pa yung respondent. So, yung respondent, ito yung other term ng suspect or culprit. Yun ang tawag doon, respondent. So, the other one is prosecutor. So, yung prosecutor, guys, ito yung lawyer na nagdidetermine ng, ito, nakajuta sa abogado, sa court. Sila yung mga prosecutor dyan. Another level yun lang, mas mataas yung judge. Mga abogado yan. So, defense lawyer. Ito yung defense lawyer. Ito yung abogado ng respondent or ng kalaban. Yung nagdidepensa. Sila yung mga defense lawyer. So, hearsay. So, yung hearsay na term ay ginagamit nila yan sa second hand information.
Second hand information, ibig sabihin, wala kang hindi mo actual na nakita, ipinasa lang sa iyo. Yun, say, hearsay. May isang exemption lang ng hearsay na ina-admit sa court. Yung if that person is died or dying, sinabi doon sa tao, yun, tinatanggap yun, hearsay. Kasi wala na nga magsasalita kasi patay na, di ba? So, yung acceptable na yun. Pero pag hindi naman, hindi yan tinatanggap sa court yung hearsay. Secondary. Dapat, kung isa kang testigo, meron kang personal knowledge sa crime. Yan, pwede kang magtestigo, witness. Yung admission, yan. Ang admission, yung pag-amin niya. Halimbawa, inaamin niyang siya talaga ang magkasala o kahit hindi naman kasi binayaran lang siya. It's admission. So, sa admission, guys, ito yung dito pumapasok minsan, nagpo-forgery. So, yung forgery naman, guys, para pumasok sa forgery, kailangan yung statement nyo ay under oath o naka-take oath kayo para papasok. Pag hindi naka-take oath, hindi yung mapasok sa forgery. Kailangan naka-notaryo, naka-take, naka-oath, naka-anunumpa, pinirmahan mo yon. Yon, pag mali yon, iligaw mo lang sila. So, pasok yun sa forgery. Yon. Yan guys, ang ating terminology. Maraming salamat. Thank you for watching. My name is Achiever. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para sa ating mga update na video. Maraming salamat po. Thank you for watching.